Kumpletuhin ang talahanayan batay sa mga datos na nasa ibaba. Paboritong alagang hayop ng mga mag-aaral sa ikatlong baita. So, mayroong apat na paboritong hayop ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Ito ay ang aso, pusa, isda at ibon. So, bibilangin natin kung ilang aso, pusa, isda at ibon meron dito. So, magsimula tayo sa aso. So, ito. So, isa. Lagay natin dito sa tali ay isa. And then, next ay ito. So, dalawa. Lagay natin. Dalawa. Ito, tatlo. Tatlo. Next, ito. Apat. Apat. And then, ito. Lima. So, yung panglima ay ganito na. Yeah. Then, ito. Anim. So, dito na yung pang-anim. And then, ito. Dito. So, lagay natin dito. Yan. And then, ito. Walo. So, add ulit tayo ng isa. And then, ito pa. So, pang-siyam. So, lagay natin. And then, ito ay pang-sampu. So, add ulit tayo ng isa dito. Yan. And then, sa kabuuan, meron tayong sampung aso. So, lagay natin ay 10. Next ay itong pusa. So, ilang pusa meron dito? So, start tayo dito. So, isa. Lagay natin dito. So, isa. Next ay ito. So, pangalawa. So, dagdag ulit tayo ng isa. And then, ito. So, another one. So, pangatlo yan. So, dagdag tayo ng isa. And then, ito. Apat. Dagdag tayo ng isa. And then, ito. Lima. So, again, yung panlima ay ganito na. Then, ito. Anim. Lagay natin dito isa. And then, meron tayong anim. So, ito ay anim. So, sa kabuuan, meron tayong anim na pusa. So, lagay natin dito ay 6. Next ay isda. So, isda naman. So, meron tayong isa. Lagay natin isa. Next, ito. Dalawa. So, dagdag tayong isa. Ito, pangatlo. So, dagdag tayong isa. Next ay ito. So, apat. Dagdag tayong isa dito. Then, ito ay pang lima. So, yung pang lima ay ganito. So, meron tayong limang isda. Next ay ibon. So, itong mga natitira ay ibon. So, ito. Isa. So, lagay natin. Isa. Next, ito. Dalawa. So, dagdag ulit tayo ng isa dito. Next, ito. Pangatlo. So, dagdag tayo ng isa. Ito. Apat. So, lagay ulit tayo. Ito. Panglima. So, dagdag tayo. Next ay ito. Panganim. Ito. Dagdag ulit tayo ng isa dito. So, pangpito. Next ay ito. Pangwalo. And last ay ito. Meron tayong siyam na ibon. So, lagay natin dito ay 9. And then dito sa kabuuan, ilalagay lang natin lahat ito. So, meron tayong 10. So, lagay muna natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then itong 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, dagdag natin ito. 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then itong 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, sa kabuuan, ang ilalagay natin ay 30. Yan. So, 10 plus 6, 16 plus 5, 21 plus 9 ay 30.